Hi guys, this is Benji Palaran Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. So, last time I discussed yung mga tips ng OFW paano bumili ng bahay sa Pilipinas. So, yung mga proseso, mga tips nito, at saka yung mga dapat gawin, and ano yung gagawin mo if you're an OFW and you want to buy a house or a condominium dito sa Pilipinas. So, right now, ang i-discuss ko, ano yung mga requirements na needed ng OFW sa pagbili ng real estate property. So, yon ang ating topic for today. Bago ko ibigay lahat yung mga details niyan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-press ang bell button, at para magkaroon kayo ng update sa aking mga video, and follow me to my official Instagram and TikToks. Sure, mag-TikTok na ako doon kasi pinagawa ang TikTok. And, guys, yun lang. So, let's watch and learn from this video. Okay? Okay, ano yung mga requirements? So, requirements needed ng isang OFW pagbili ng real estate property. Halina natin ang pagbili ng property ay may proseso. At may mga karagdagan na requirements kailangan nyong sundin para maka-acquire kayo ng property sa developer. Hindi ito basta-basta na, okay na, makabili na ako ng bahay, or bigyan akong pera, at okay na. Hindi po. May mga legalities at requirements, so especially kung dadang kayo sa mga developer na kagaya ng Ayala, ni Camellia, ni Brea, at marami pang iba. Okay, nag-discuss ako ng mga OFW yung tips, di ba? And I can provide you the link below sa description yung video niyo para mag-guide kayo ano yung proseso. So, ito, explain ko yung mga requirements na kailangan nating ayusin ng bahay kung nag-work ka sa ibang bansa. Okay, ito yung mga sumusunod na requirement. Okay. Una, kailangan kang mag-consularize or notarize special power of attorney or SPA. Oh, ano tong dokumentong to? Importante to dahil ito ay bibigay ng authorization doon sa Pilipinas ng may representante mo, representative mo, para yung sila ng documents, payments, at magpipirma doon habang wala ka sa Pilipinas. Siya ang magiging representative mo. Sinabi ko doon sa tips niya, kailangan yung may tiwala sa taong yun. At dapat legal age. At merong capable na magbayad din. So, bakit natin kakaroon yan? Dahil kasi, since wala kayo din sa bansa, gagawa tayo ng SPA. Saan kukuha yun ng SPA? Sabi nga. Ang SPA, o Special Power, maaari ka rin kumuha ng copy sa developer. Meron silang standard copy. Maaari ka rin magpagawa sa lawyer. Yun. Kasi po, para malaman mo yung binibigay mo yung power or representative power ng maging representative mo dyan sa Pilipinas ang pag-ayos ng dokumento at papirma. Okay, sino pwede yan? Siyempre, pwede man kayo si tao. Siya kaso, but on my part, gusto ko yung may tiwala ko. So, mga first degree cousins, like pwede yung kapatid mo, or yung, siyempre, asawa. Kung may asawa, kailangan yun, asawa muna. And, magulang mo, kapatid mo, pinsan mo, at marami pa iba. Okay, this is an important document. And dapat i-consularize po sa embassy na anong nasa kayo ng pagtrabaho. Yun. Kailangan ipa-consularize. Yung red ribbon, yung nakita nyo dito sa picture, may red ribbon, di ba? Itong red ribbon ito. Okay. Nabayaran niya para ipadala. Importante yan sa pagproseso ng mga loan. At sa mga dokumento sa developer. Okay? SPA and kailangan yun. Kasi papakonsularize mo. Next is photocopy ng importanteng dokumento like IDs, passport, government IDs, company ID. So, kailangan po yan. So, initially sa reservation, binibigyan na yung copy ng photocopy ng ID. But, additional requirements yung mga PRC, driver's license, yun po. At saka passport. Kung since OFW po kayo, kailangan ng passport and may copy ka ng entry as a re-entry na natatak sa passport. That ibig sabihin niyo na
lumalabas sa'yo sa nakikita ng developer. Medyo sexy developer dito dahil kasi nga you're an OFW and medyo, syempre, malayo kayo doon, ibang kausap nila. So, pinapakita dapat na yung re-entry nyo or entry na tatak nyo sa passport ay importante yung photocopy at ipasad sa developer. Importante yung next point is your teen ID. Okay, mostly yung nag-work sa mga sa one teen ID, I understand. Bakit kailangan ng teen ID? Since bibili kayo ng property dito sa Pilipinas, kailangan kayo mag-register ng teen ID dahil po ay magtataksa po kayo. Arrested tax, so kailangan meron kang teen ID kung ma-identify din na kayo po ay dito sa Pilipinas, nakatira din kasi sa transfer ng title ay hinahanap yung teen ID nyo. So, lalagay nyo yung 1905 na sinasabi na form sa EIR. So, kailangan nyo mag-file ng teen ID. Since Filipino kayo at dito pa citizen, kailangan mag-teen ID kayo. Mostly na ang kilala ko, like mga OFW, walang teen ID. Kasi, mula sa pool, nag-work sila sa ibang bansa, eh wala naman teen ID sa ibang bansa, ibang teen kong nagamit doon. At sa mga seaman, wala silang teen ID. And we understand that. So, kailangan pa rin ng teen ID. Since dito tayo sa Pilipinas, dito nakatira at season tayo, dapat may teen tayo. And remember guys, ngayon alam ko na napasa yung batas na pagkapanganak mo, may teen ID ka. So, sana maging centralized na yung ating information dito sa Pilipinas rather than manually pupunta ka sa EIR at pipila para magkaroon ka ng teen ID or teen number. And next is, ito ang pinaka-importante kung bibili ka ng bahay, is the proof of income or returns. Okay, since OFW ka, kailangan i-prove mo sa banko na mayroon kang proof of income or remittance na tinatawag na ito ay napakita mo na kumikita ka sa iyong trabaho or dinaman negosyo or yung trabaho mo, profession mo doon, pinapakita din yung proof of income. So, minsan kasi kailangan ng bank statement, di ba, sa banko, pangalawa yung proof of income ka sa OFW. Kailangan yun eh, kasi malalaman nila gaano ka nag-save or talagang meron bang pumapasok na pera dyan sa account mo. Kasi para makita nila yung capability yung magbayad ng isang bahay or condominium or property. So, medyo strict to si bank dyan. Like, kasi pinapakita mo yung proof of income. This is to check if you are capable. Okay. And next is ito. Certificate of employment or yung kontrata ninyo sa trabaho nyo. Since OFW, Certificate of Employment, pwedeng ibigay yung copy through email, sometimes electronic mail, bibigay nila. But mostly kailangan yung kontrata. Yes. Sa seaman, talagang may kontrata sila at nakapain yung kanilang sweldo, kanilang differential, ano yung mga bonuses na doon, nakapain yung kontrata. Importante ito dahil kasi para ma-determine na talagang kayo ay may work doon sa bansang yun. Okay. Strito, no? Diba? Importante ito para mag-guide kayo sa pagbili. Since OFW, matagal rin yung ibang requirement ko, matagal yung proseso, lalo sa ibang bansa, like yung consularized, diba? Yung consularized, ilang buwan yan, diba? So, habang nagbabayad pa kayo ng down payment at magbabangon na kayo, kailangan nyo yung consularized. Kasi hindi niya mapipirmahan representative mo yung mga importanteng dokumento at saka yung bank loan na inaasita. So, remember guys, this is a guide for you na ayusin nyo. And, kailangan magtanong pa rin kayo sa developer, ano pa yung additional requirements needed for that particular process. And, next, thank you very much sa pagpanood namin dito sa video na ito. And, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. Dahil kasi kung itong video ito ay para rin sa inyo at guide nyo sa pabili ng property, especially sa mga OFW natin, talaga naghihirap yan at talagang lugot at pawis ang ginagawa nila para magkaroon ng sariling bahay o tahanan ng kanilang pamilya. So, yan. Napapasalamat ako na nanonood sa aking video. Kung meron man kayong matanong, please, I encourage you to comment below and we will answer you the best code. Just give us time to answer the details. Okay? Yung kailangan nyo about real estate or business or other topic we can give you to help you more on your concern on your real estate
needs. And bago matapusin ko itong video na ito, huwag naman yung kalimutan mag-subscribe rin sa aking YouTube channel. So, i-press nyo yung bell button and para magkaroon kayo ng aking updates na video. And please, if you have suggestions, comment below so we can work out on those topics and subject na gusto mong matutunan about real estate and businesses. And we're glad you were open for suggestion. So, ito na po ang napapasalamat ako sa inyo po sa pagpunod ng video na ito. And have a great day and bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.